Father, now for this day, stocks, it's you again. Mga kapatiran na galing po na kapite, maraming salamat. Maria! We always meet you. Of course, it's better na dito para. And of course, mga ibang mga kapatiran natin sa family ni Father, of course, na dito po. And mamaya na po, pero po tayo bisita si na Rivera Marcel. And ako din po ay galing din po ng some work to attend some family activities. And alam po na tayo. Kausap ko dun yung ano ba yung pinsan ko. Kasi dati yung sa Worldwide Church of God. Kay Armstrong pa siya dati. Yung kay Armstrong, Worldwide Church of God, ito po makasamahan ko natin na sa katibaran ng palatayan nyo. Dati dun sa Worldwide Church of God. Because they are Sabbath keepers like us. They are also feast keepers like us. And they are also dietary keepers like us. Parang-parang po tayo lahat, except na yun sa pangalan. Yung iba talaga, hindi pa nila naiintindihan kakalagahan ng pangalan. And nung sadly, nung namatay na si Armstrong, si Herbert Armstrong, eh medyo napasukan na ito yung pang-doktrina, itong Church of God. Kaya mga last time na narinig ko yung mga nakausap ko doon ng Church of God. Oh, kasi nung nagmamaster lang ako dati sa Air Force Bako, nagmamaster lang ako doon, meron isang, ano doon, may isang room doon sa isang university na nilalantahan pala ng mga Church of God. Sabi ko, bakit kayo nagsisimba ngayon? Eh, hindi ko may, di ba Church of God, ano yan? Sabado yan, Sabbath keeper yan. Sabi niya doon, Sabbath keeper kami ngayon, Sunday keeper kami. So parang bumalik sila ulit sa dating doktrina. So wala na rin silang, wala na silang Sabbath, wala na silang Daikarios, pwede na kayong lahat. Tapos wala na rin silang feast days, wala na rin yung mga ibang mga kausan na kagaya ko sa akin. Kaya itong pisan ko na nakakausap ko, bumalik siya doon. He was a preacher doon sa Church of God. Tapos siya po ay napunta sa United Church of God. Kung natatanda niyo po, meron pong United Church of God. Yan po yung nagsatuloy. Yung United Church of God, yun yung nagtatuloy sa teachings ng Worldwide Church of God dati ni Herbert Armstrong. So it's still the same. O Sabbath, keeping, Adaya Tavilos, ito rin pong mga, ito pong mga feast days. Very, very similar. Very similar sa atin. Ang mula lang po sa kanila talaga is yung pangalan. Meron pa rin sa kanila. And eto yung reason ko last time, one time, sa amin kasi namatay yung father ko, that was way back 2005. Ay, nakausap siya ng kapatid ko. Kapatid ko kasi yung chairman natin sa Yahweh's Assembly in Yeshua. Sabi niya, we have the same doctrines. Bakit hindi na lang tayo? Bakit kayo hindi tumawag sa kanyang pangalan, Yeshua? And sabi niya, well, I know about Yeshua. Yahweh, yan ang totoo. Pero okay na muna ako dito. And after 3 years, that was way back 2009. At tapos sa last time nakita kami. Eh, nagkataon nakatulog ako sa kanila sa kanilang bahay. Ang naging bahay nila. At 3-story, tapos may kajero. They are well supported by the group. And nung nag-usap kami, this person is very, very intelligent. Itong pizza ko na to. Number one sa supporting sa mga teachers ko. And yung father niya is also number one sa board exam mo natin. Alam mo na talagang siya. And sabi niya sa akin, alam mo, ito kasi nasa sa doctrines nila yun eh. Sa doctrines na yun ang teachers ko. The name of the father is Yahweh. Totoo yan. Sabi niya sa akin, ang pangalan ng ating Savior is Yeshua. Nandun yan sa doctrines namin. Kaya saan mo nandun yan? Totoo din yan. Sabi niya. Pero, ito lang muna. Ito lang ako sa JC. Tsaka sa Lord. And sabi ko, hindi naman natin pag-aaryo sa kanya, eh, bisita lang ako. Sa Davao, eh, baka mamaya, hindi pa ako patulogin sa bahay nito. Pero alam niyo po, after five years, tumawag sa amin, sa kapatid ko, siya'y umalis na pala sa church of God. Hindi ko masyadong nalaman yung detalye kung bakit siya church of umalis na. Nung umuwi na po sa Buanga, nagkataon din na nandun siya yung family niya. Eh, kinuwento niya sa akin kung bakit sila na paano sila nagpunta sa church. At
umalis siya sa first grade. Sabi niya, nung siya'y nag-aaral, mahilig siya magbasa talaga. Kaya nagtatuto ang pangalan niya at nakita niya ang kahalagahan ng pagtawag sa pangalan. Kasi hindi mo matanggal ang kaligtasan sa kanyang pangalan. Hindi mo matanggal ang kanyang tao sa kayaw. Kaya may pangalan, hindi mo may tanggal yun. Hindi mo, hindi mo pwede sabihin, dito lang kami sa Ama. O ayaw kami sa kanyang pangalan. Pwede din eh. Naintindihan niyo yun, maging sa pangalan ng anak. And siya po kasi nag-organize sa mga national na mga ano nila, mga meetings and seminars. And during one of the nationwide seminars, sa Mindanao, in Mindanao-wide seminars, tinanong siya ng isang membro. So sabi niya, eh kung yun ang totoong pangalan, wala sabi niya, sa anong pangalan dapat tayo magdasal? Sabi niya, I have to be honest with you, sa pangalan Jesus, wala pong meaning yan. Huwag kayong magalit sa akin, sabi niya. Because ang pangalan Jesus is a hybrid. Ang pangalan Jesus, wala siyang meaning sa English, wala siyang meaning sa Greek, wala siyang meaning sa Latin. Wala din siyang meaning sa Hebrew, kasi sa Hebrew, Yeshua. Ang ibig sabihin ng Yeshua, Yahweh will say. Yung pangalan niya, Yeshua. So ang pangalan Yeshua ay napaka-importante because it will tell you what the mission is of Yeshua. Kasi ang isipyo, He will save the people from their sins. Ang pangalan Yeshua Jesus in Greek Savior is Soter. So dapat ang pangalan, if you're going to be true to it, dapat ang pangalan niya ay Soter. E sa Latin, ang salvation is salvare. So you have to be very, very strict on it. Because the name Yeshua means Yahweh is salvation. Eh dapat ang pangalan ng Savior sa Latin ay Jesus. Kaya sabi niya, the name Jesus, by itself, it has no meaning. Kahit tingnan niyo po sa dictionary, tingnan niyo po sa encyclopedia, basta yung Jesus, anong nakasunod doon? Of Hebrew origin. Ibig sabihin, sa Hebrew talaga. So sabi niya noong nagtanong sa kanya, ano na kayo? Ano daw kayo? Pero may na tayo kasi mag-spiritual food muna tayo. Okay, sa this is a case. Although hindi ko may pinapractice sa Day of Atonement, pinapapastig ko kayo. So alam niyo po, nung sinabi niya, by itself, the name Jesus has no meaning. Because Yeshua has a name, has a meaning. Meaning niya is salvation. If you're going to translate that, or what is meaning in Greek, it should be Jesus. And if you're going to translate that with the same meaning in Latin, it should be Kisagare. Pero, sabi niya ang pangalan, Jesus, by itself, wala siyang meaning. And so, sabi niya, if it has a meaning, so dapat that our prayer should be in the name of Yeshua because that is the true name. Alam niyo po, nung sinabi niya ngayon, wala, hindi pa siya tapos sa ano sa sinasabi niya, eh, may text na tayo ngayon eh. Nag-email na agad sa head office, umabot na agad sa head office ng Pilipinas. At one time, he was the director of the, United Church of God sa buong Pilipinas. Magaling siya talaga. At umabot na rin yung letter at email doon sa Amerika. In less than 2 weeks, tanggal siya. Tinanggal na siya, wala lang. At sa kanyang pagtanggal, sabi niya, natanggal sa kanya yung retirement fund niya, which is very, very good. Malaki. Natanggal sa kanya yung pawahan, natanggal sa kanya yung sakyan, allowance, Jews, lahat. Kung sabi niya, looking back, sabi niya, hindi ko pinasisip sa sila niya. Kasi hindi ako pwede magturo sa harap na alam ko ay hindi naman kakalitas ng mga tao. Para lang ako nandulo ko ng mga tao. Parang labas ko yung pera-pera na lang. So, anong nangyari? Sabi niya, by faith, aalis ako dyan by faith. Umalis na siya, within 2 weeks, umalis siya. Sabi ko, oh, ano? Kasi maging tawa ko sa kanyang kailangan kasi. Paano kayo nabuhay? Sa akin, your publications being made against you. Sa kanyang nakaw. Hindi naman naliniwala yung mga membro niya. Kasi kilalang kilala siya. Nung matagal na siya, nagawin na
na leader. Ang pakita po natin mga kapatid, ang nangyari po ay yung mga members po nila sa simbahan, yun po ang sinuportan niya sa kanya. Kasi sabi niya, I'm already 70 plus, ang trabaho makukuha ko? Wala na po ako ang trabaho. Ino-opera siya na lang ako ng New City, balik ka lang dito, raising namin lahat. Sabi niya, alam niyo ba kung magkano nawala sa akin? Collectibles pa lang ha, sinorder niya yung mga trainings, sinorder niya yung mga expenses ng mga trainings nila, ng mga meetings nila. Sabi niya, itras ko 6 million, political ko pala niya. Sabi niya, ang aking retirement mas maliit. Hindi ko rin. Nung umalis ako, walang bola. Tapos sabi niya, yeah, we speak. Kung mababasa natin somewhere in Psalms. Sabi niya, I was old, mababasa natin sa verse. I was old. When I was young and now I am old, yet I have not seen the righteous man begging for food. Sabi niya, and Abayami sabi niya, will not go. And ang nangyari ngayon, siya po ay nagkaroon po ng mga members din. And ang mga members niya mamunta na mga nanay. And they are people with conviction. Talagang so ngayon, meron siyang Skype. Ako, idala siyang mga website din. And we are trying to link up with him. Titingnan po natin paano tayo makapag-ano sa kanya. Makapag-work sa kanya. Baka pwede siyang nakipag-apigay sa atin. Because we have the same doctrines. And they are also, we always deliver an issue. Ang nasa article na lang sa website, eh, medyo may hate God. Kaya lang God niya, parenthesis Yahweh. Jesus, parenthesis Yeshua. So, sabi niya, iniunti-unti ko, sabi niya sa akin, pagbalabas ako ng isang article na i-explain ko talaga na ganito, from henceforward, Yahweh Yeshua na.